to, guys, part 2 na to ng pagtatanungan natin. Napakadami pala, no? So, marami din nagsasabi ng marami na kamusta. At maraming nagsasabing I miss you. Well, guys, kung alam nyo lang, I miss you too. Sana makapag-hangout na tayo talaga as soon after COVID. So, may nangihingi ng tips. Ano po tips sa LDR? Naku, umuwi ka na nga. Pero, tips ko sa LDR? But anyway, basta mag-communicate lang kayo lagi. And then, like, trust your partner. I mean, like, lalo hindi nga kayo lagi magkasama. Nasa trust lang yan eh. Kung hindi kayo, kung hindi nyo mapag-gati, wala nyo isa't isa, hindi mag-work yung relationship. Tapos! Ang usapan. So may nagtanong, ate, may boyfriend ka po? Wala. Hindi, wala. Wala akong boyfriend. Tapos meron na naman, eto, nakuntong nagtanong na to, umuwi ka na rin. Ano daw? What is love? Pero, sagutin ko na rin. Love is infinite. Love is infinite, so maybe sa family mo, or sa friends, or sa partner mo, o sa kung saan man, or kay God, to. Sa tingin ko, hindi na may measure yung love eh. Tsaka, feeling ko hindi talaga siya nawawala. Alam mo yun, kahit sabihin mo, uy, ex ko, uy, 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 pero minahal mo pa rin. I mean like, hindi ka masasaktan kung hindi mo siya minahal, diba? Next question. Ano po meaning ng yellow? So, yung mga bagay na yan, yan yung hindi pwedeng i-reveal sa public. Pero, itong yellow na to, kasi within lang to sa group of friends ko, namin. So, may kinalaman siya sa school. Ayun. Yun lang. Tapos sa usapan. Kasi nga, medyo, alam mo na, delik. Meron din nagtanong, tips po sa pag-vlog. Ito din eh. Isa ka din eh. Kasa start ko lang mag-vlog. Hindi, pero anyway, kasi hindi na nga rin ako tips. So, tingin ko naman, based din sa kapapanood ko ng vlog na iba, at ito na nga, at gumagawa na ako ng vlog. Mag-vlog ka yung ikaw talaga. I mean like, kung paano ka nila makasama personally, or paano ka kausapin personally, or paano ka magsalita personally, or lahat na basta, kung paano ka, ganyan. Yun din dapat i-show mo sa vlog. Kasi parang feeling ko, dapat, kasi mas feeling ko, na yun yung mas na-appreciate ng tao na, pag kahit mapanood ka nila, or like, kahit di ka nila kalala, and mapanood ka nila, tapos, mamimit ka nila personally, sabi nila, walang difference. I mean like, walang mask. Ganon. So, next question. What's your favorite song and why? Dami-dami kong favorite song. Lalo na ngayon, dami-daming bagong songs. Ang dami-dami, eh. Pero, since loyal fan talaga ako ni Adele, lahat ng songs niya, yun talaga yung pinaka-favorite ko. Si Adele kasi, I mean like, kaya ako fan niya. Kasi iba yung boses niya, iba yung dating. I mean like, masasakit yung kanta niya, di ba? Pero hindi ko naman sinasabi na lagi akong broken hearted, ano? Pero like, ang ganda lang talaga ang pakinggan ng boses niya. So yun. Bakit ba? Favorite ko. Next question. Ano favorite mong flavor ng boy bawang? Sa totoo lang, mostly kasi ang nakakain ko, yung adobo, ganun. Pero ang favorite ko talaga, yung chili and cheese. Pero ako, minsan wala talaga siyang stock, or ewan ko, baka siya bestseller. Ewan ko, basta ganun. Yung favorite flavor ko, chili and cheese. Next question. What do you find funny, pero hindi naman nakakatawa sa normal na tao? Ako minsan talaga, yung pag-a-change. Ewan ko, nakakatawa sa iba, pero minsan natatawa ako sa ganun. Lalo kapag ako lang mag-isa, tapos nakakita ko may matching sa public. Ayan yun, napabayaan nila ako, doon lang ako. Natatawa lang talaga ako. Wala tayong magagawa doon eh. Pero yun, sa pag-a-change ng ibang tao. Toothbrush ka ba? Oo naman! Ano nyo pa? Charot. Okay, so next
gusto ko maging invisible. Tsaka gusto ko rin na alam mo yun, nakakapag-transform ng mga bagay. Hindi ko alam tawag sa power na yun. Hindi naman siguro transformer. Like bumblebee. Hindi, pero yun, gusto ko maging invisible. Kasi isipin nyo ha, makakapasok ako sa airplane na wala naman lang ticket. Makapunta ako sa iba't ibang lugar, ganun. Tapos, makapag-transform ng bagay or anything. Kasi ako, parang naawa na ako sa environment. Wow! Environmentalist! Hindi, pero like, nga, naawa na ako sa Earth. I mean like, talagang minsan talaga. Sumusunod talaga ako. I mean like, ayokong, minsan OC ako. Kasi sila mother, baka kung magbubukas ang candy, itatapon sa labas. Na-OC ako sa ganun. Talagang sinusuway ko sila na, ma, huwag naman ganyan. Itago mo muna, tapos tapon mo mamaya, ganun. So parang feeling ko, gusto ko i-transform yung mga nasira na sa earth. Ano daw? Mga, for example, yung mga river na ang dumi-dumi na, ganun. Parang gusto ko siyang i-transform agad-agad. Parang ganun. So, tanong din ng isang YouTuber na friend ko. So, name niya is Sophia Ellen. So, subscribe niya rin siya. So, tanong niya, what's the first thing you do after COVID? So, for sure, mag-hang out or like out of town kasama ang family or relatives and syempre friends. Kasi marami na talaga kaming plano ngayon pa lang. And then sinabi ko na rin naman sa kanila na may mag-save na kayo ng money or mag-ready na kayo para after COVID. Alam mo yun, gora na talaga! May tanong din, Nike or Adidas? Yung family ko, I mean kami, sila mother and father, mahilig talaga kami sa Nike. Ewan ko, kasi dahil siguro dahil kay father. Dahil yun kasing gusto ni father, Nike. So, dahil kung doon siya bibili, di doon na rin kami bibili. Hindi pwede, kailangan kami mag-adjust. Pero gumagamit din naman siya ng Adidas. It's just that, mas frequent talaga yung Nike. So, pero ang pipiliin ko yung Adidas. Kasi, ang Adidas kasi more on sa fashion naman siya, nag-fall. I mean like, yung Nike, ewan ko ah, sa akin to. Nike more on sa sports siya, sa running shoes, ganun. So, mas bet ko yung Adidas. Cookies or brownies? Hindi ako ma-brownies kasi minsan dumidikit sa ipin. Ganon. hindi dumidikit sa ipin. Antigas! Nalamigan or talagang ganon talaga yun. Pero cookies, oo. Actually, hindi rin ako mahilig sa cookies. Pero kung papipiliin ako sa dalawa, sa cookies ako. Medyo, minsan din naman, bumibili talaga ako ng cookies. Para lang, snack lang, ganun. Midnight snack. Sa brownies hindi eh. So, cookies ako. Next question. Ano ibig sabihin ng okay? Sko naman, no? Search mo. Para sa akin, ibig sabihin ng okay. Wala nang problema. Tsaka, ayos na. Ganun. Totoo naman, diba? Pag tinanong ka, okay ka ba? Oo, okay. So, yung sabihin, wala nang problema. Okay, ayos na. Ganun. Diba? Huwag nga kayong ano, tama yun. Next question. Paano nanganganak ang mermaids? Well, sa pagkakaalam ko ha, hindi ko alam kung ano, wag nga kayong ano, kasi hindi pa nga kayo nakakita ng mermaid eh. Pero para sa akin, sa pagkakaalam ko nga, ang mermaids, nanganak, siguro, di ba pag nag-touch yung paa nila sa land, I mean yung buntot pala nila, baliktad, pag nag-touch yung buntot nila sa land, nagkakapaa sila, di ba? So, it's either ganun muna, tapos maanak sila ng normal, delivery or cesarean, ganun. Or, nag-egg sila. Kasi fish egg. Ito, last question sa Instagram story ko. Teacher ko siya
sa former school ko. And then like, meron kaming usapan. Pag natalo ko, kailangan ko siya ilibre ng Starbucks. Eh, hanggang umalis na ako ng school na yun. Nakagraduate ako sa senior high na school ko. Nakagraduate ako. Nag-college na ako. Hindi pa pinatupan. Miss, alam ko kung mapapanood mo to. After COVID, magkikita tayo. Ayan na. Nirecord ko na to sa YouTube. Kaya, for sure. Well, lagi naman na natin to pinaplano. It's just that, tinitsempo lang natin time. Ayun, na maalas, naabutan pa ng COVID. For sure naman, after ng COVID, magbimita tayo. So, ito, may pa-shoutout tayo ngayon. Hindi ko alam kung niloloko lang nila ako. Or like, ewan ko, basta nagbanggit sila ng shoutout. Hindi, isa-shoutout. Nagbanggit sila ng shoutout, so isa-shoutout ko na rin. So, shoutout daw kay Nicole, Lenny, and Joel. So, hindi ko na lang mabanggitin yung full name nila kasi para may privacy naman sila. Wow! At yun na nga, guys! Kung nagustuhan niyo yung video ko, please like and subscribe. At kung may suggestions pa kayo for my next videos, just comment down below. And let's see what will happen. Adios!